Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar Sorsogon, Cristina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Botox, Mice Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mice Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folieros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Magandang umaga, Pilipinas kong mahal! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Also, magandang umaga rin sa Spratlys Island, Scarborough Shoal. Welcome po sa ating programang Isyo Ora Mismo ngayong araw na ito, Martes. Isang maulan na Martes. Okay lang yan, ulan lang, wag lang bagyo. Okay? Ang inyong likod, si Rosario Mistoso, makasama ninyo sa isang oras na balitaktakan sa mga napapanahong isyo, napapanahong pagtalakay ng... Eto, ayan o, bilog ang pula at puti, ganyan. Pula-puti! Sabi ko nga, ano, ang mga small time na libangan, hindi naman niya sugal, libangan ng mga makakati ang kamay, mga tupada. Isang tabi na muna natin yan, huwag niyong... ang dinidelay siya ng tao pang kape, tapos kayo naman ang dinidelay siya ng mga media pang 3-in-1, grabe naman yan. Kung kape-kape, kung asukal-asukal, wag yung 3-in-1, naisahan lang, ha? Ha? Pang-aros pa nga ni, at least kung pang-aros dili, panghali ng pasma, pang-kontra sa pasma. Kaya lang aram po ninyo ng mga misan, alam na ang mga sinasabi nila. Okay, welcome sa satuyang programang Isyo Ora Mismo. Habang pigal at halata ang satuyang guest, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Representative Castro, Satur Ocampo, guilty sa child abuse. Alice Go nasa Pilipinas pa. Bagyong Butchoy nagbabanta. Seguridad ni Mayor Go sa Senado tiniyak. At House Proof sa Pogos kasama sa Hulyo 17. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal. Representative Castro, Satur Ocampo, guilty sa child abuse. Sa detalye, hinatulang guilty ng Tagum Regional Trial Court si City sina ACT Act Teacher Party List Representative Francis Castro, dating bayan muna Party List Representative Satur Ocampo dahil sa kasong child abuse. Batis sa 25 pahinang desisyon ng Tagum RTC Branch 2 na may petsang Hulyo at 3, sinintensyang makulong ng 4 hanggang 6 na taon sina Castro, Ocampo at 11 iba pa dahil sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610, Special Protection on Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Inutasan din ng korte ang 13 akusado na bayaran ng kabuuang 20,000 pesos, danyos na kinabibilangan ng 10,000 civil indemnity at 10,000 moral damages sa bawat isa sa 14 na biktima na may interest rate na 6% kada taon mula sa pagtatapos ng desisyon. Sa kaso, ang kaso ay nag-ugat sa insidente sa Talaingod
Davao del Norte noong 2018 kung saan ang grupo ni Castro at Ocampo ay biniyahay ang 14 minor de edad na mga lumad na o katutubong mga estudyante ng Salugpungan Tatano in Canogan Community Learning Center Incorporated. Gayunman, inabsulto naman ng korte ang mga kapwa-akusado na sina Pastor Edgar Ugal, Reverend Ryan Magpayo, Eller Ordeniza at Reverend Jury Jaime dahil sa kaibiguan ng proteksyon na ng proteksyonan ng napatunayang sila ay guilty beyond reasonable doubt. Sa magkasamang pahayag, tinawag ni Castro at Ocampo ang desisyon na hindi katanggap-tanggap at hindi makatarungan. Pinanindigan din ng bayan muna na ang insidente ay isa umanong rescue mission dahil sa umano'y umiiral na militarisasyon sa eskwelahan at umano'y aerial bombings. Inihayag ng mga ito na iaapila nila ang kaso sukdulang umabot pa sa Korte Suprema dahil hindi umano'y sila mga kidnappers at nais lamang tulungan ang mga minor de edad. Sa iba pa mga balita, Alice Go nasa Pilipinas pa. Sa detalye, nasa Pilipinas pa rin at patuloy na nagtatago si Bambanta LAC Mayor Alice Go matapos na isuwan ng arrest warrant ng Senado. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na pinuntahan na lahat ng mga otoridad ang mga nakarehistrong address ng bahay ni Go, kabilang dito ang mga gusali sa at istruktura sa QJJ Farm sa Tarlac. Gayun din ang garments factory nila sa Marilao, Bulacan at Valenzuela, subalit hindi siya matagpuan, gayun din ang kanyang mga kapatid na si Sheila, Simen at Wesley. Tanging ang kanyang dating accountant na si Nancy Gamo ang naaresto ng Senado kung saan siya sumasailalim sa medical check-up. Ayon kay Gatchalian, talaga nagtatago ang alkalde, subalit base sa nakuha nilang impormasyon ay nasa Pilipinas pa ito dahil hindi siya makakagamit ng mga paliparan dahil may hold departure order siya. Si Go ay bigong dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa raid ng Pogo operation sa Tarlac kaya nagdabas ng arrest order laban sa kanya. Idinagdag naman ng senador na mahalaga rin ang ulat ng Anti-Money Laundering Council na mayroong bilyong pisong ipinasa sa account ni Go mula sa iba't ibang account simula noong 2029 hanggang 2024 at karamihan sa mga ito ay mula sa China. Dahil dito, kaya nais din matanong ni Gatchalian si Go kung saan ito galing at bakit hindi niya ito ni-report sa kanyang income statements. Sa iba pang mga balita, Bagyong Butchoy nagbabanta. Sa detalye, naging low pressure area na ang cloud cluster na namataan sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, maaaring maging Bagyong Butchoy ang LPA sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Huling namataan ng LPA sa layong 485 kilometro ng silangan ng Davao City. Sakaling maging bagyo ito, ang ikalawang bagyo ngayong taon. Unang tumama sa bansa ang bagyong Aghon. Nagdudulot ngayon ng pag-ulan ang habagat sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit sa 60,000 pamilya na ang naapektuhan ng habagat sa 11 probinsya. Sa iba pang mga balita, balitang nasyonal, seguridad ni Mayor Go sa Senado, tiniyak. Sa detalye, tiniyak ni Senate President Francis G. Escudero ang seguridad ni Bamban Mayor Alice Go at iba pang naisyua ng arrest order sa sandaling maidetine sila sa Senado. Sinabi ni Escudero na handa na ang detention facilities para kay Go at ilan pang individual sakaling maaresto sila. Na-identify na rin aniya ni Senate Sergeant at Arms Retired Lieutenant General Roberto Angkan ang pagdidetinehan hindi lang kay Go kundi sa iba pang inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado. Matatandaan na nitong weekend ay naglabas ng arrest order ang Senado para kay Go at iba pang personalidad dahil sa kabiguan nilang dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Tanging si Nancy Jimenez Gamo na accountant ni Go ang naaresto.
Samantalang pinagkikilos ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para agad na madakip sigo at iba pa. Giit ni Estrada, dapat magtulungan na ang lahat ng government agencies na may may police powers para mahanap sigo. Mas mainam anya kung susuko na lang sigo maliban na lamang kung ito ay nakalabas na ng bansa. Nanawagan din si Senator Sherwin Gatchalian kay Go na voluntaryo na itong sumuko dahil sigurado namang batid ng suspendidong mayor na mayroong arrest order laban sa kanya. At sa pinakahuling nasyonal na balita, House probe sa Pogos Casado sa Hulyo 17. Sa detalye, sisimula ng Kamara sa Miyerkules, Hulyo 17, ang motu proprio investigation laban sa pamamayagpag ng mga ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators or Pogo sa bansa. Ito'y matapos maalarma ang Kamara sa samutsaring ilegal aktibidades na iniuugnay sa mga Pogos tulad ng money laundering, kidnapping, murder, sex trafficking, human trafficking at iba pa. Nais ng Kamara na matukoy ang mastermind sa ilegal na operasyon ng Pogos. Nilinaw rin ng Kamara na hindi lamang ang Pogo Hub sa Bambantanlak na kinsasangkutan ni Mayor Alice Go ang nais nilang siyasatin, kundi ang buong operasyon nito para mabatid kung ano ang mga elementong kriminal na sangkot at sino-sino ang dapat managot sa batas. Magugunita na ilang mambabatas ang pabor na palayasin na sa bansa ang mga Pogos na pinagbumulan umano ng samutsaring krimen. Ang Pogo ay pinagbabawal sa China kaya sa Philippines ang mga ito nag-ooperate. Kaya naman pala. Okay. Yan po ang kabuuan natin mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatol. Aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Allegra Street, Barangay Burawad, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatol aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik kita sa satuyang programang Isyu Ora Mismo ngayon na aldaw nini. Martes, sabi nga ni Dondon, na parang dun basang umaga pa di. Basang umaga man sa imo, makamumuyang Dondon. Asin siyempre, happy watching mo po kay Sir Ian Rinovalles. Basta servisyong mabilis, yan si Ian Rinovalles. Okay? Ngunyan mga tugang, igwa po kitang mga kaibanan digdi. Ano? Since this is very timely na maging guest po digdi ang sa tuyo mga kaibanan dahil sa very important po ining agency na mga kaibanan tango niyan. Kasi kahapon po, nagpuna ang sa indang pig-upod na Census 2024. So about census ma'am, ano, makakaiba nang tapo digdi adaing iba po si Ma'am Elvira Apunyol, ang satuyang Chief Statistical Specialist ng PSA Sorsogon. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga ho, Sir Saro. Yes. Sa indong programa sa ngayon. Kita mo si Ma'am, ano, Diyos ko. Ano, kumbaga. Kung ano na ang ano 20 years ago. Yes. Hanggang si Ma'am talagang very ano pa pag-abot sa larangan kang arke na media, media conversation. Talagang si Ma'am. Ma'am, kumusta po ang satuyang PSA Sorsogon sa ngunya? So far po, ang satuyang PSA Sorsogon, si duman sa mga tao. Mga tao tapo ngunyan, dapat empowered po si Indaga Boss because of our dakula na sensus sa ngunya nagigibuhon. And at the same time, para po duman sa the organization itself, iyo pa din po, we have to do it because it is our mandate. Kinakaipon ni pong maghiriro para po duman sa mga trabaho ni sa sangunyan. Yes, ma'am. And speaking of, nasabi ko na, ma'am, kanina, ano, nagpuna kahapon ang, ano, Census 2024. So, maaramat po, ano po ang talagang nakatutok digdi ang census sa panungo sa Census 2024? Ano po ang talagang pigtututukan nyo niya? Okay, actually po, sir, ano yan? So, sabi ta po nga ni, segun or pursuant to Batas Pambansa Bilang 72, pero po kitang igwa dati sa designated statistics na nagkakaigwa po kita ni, yun po bagang kada ikasampulong taon, 2020, which is yung latest census natin, is yung 2020 Census of Population and Housing. Susundin po iyan sa 2030. Mm. Pursuant to Batas Pambansa Bilang 72. Pero po, yan pong decade na iyan, from 2020 to 2030, permi po kita dyan nag
kukondukta ning mid-decade population. Yes. So supposedly it will be on 2025, right po, sir? So ginibo po iningon niya na taon na 2024 mid-decade population or ang tinatawag tang census of population, and at the same time may kasabay po iningon niyan na itong 2024 community-based monitoring system. Mm-hmm. So why po pigsabay na ining duwangon niyan? Yes, ma'am. Because po ang satuyang methodology is saro sa naman, which is a census, a house-to-house visit. Kaya po naging 2024 PAPSEN, and at the same time, since saro lang pong methodology, saro po ang pagpupundo kan satuyang national government. Mm-hmm. So, saro pa daw po is, saro pa po is, para po sa ngunyanta, this marks the history na magkaigwa po kita ning duwang darakula na census para daw po maiwasan to avoid the respondents fatigue. Ano po? Kasi po sa kadakulan talaga na pigkukundukta kang PSA, hindi po na itong may masaro ng census, so mabunyid na naman si another census. Yan, so pigsarabay na po sa ngunyan na which started kang July 15 kasuod na po. Mm. So ano po ining census of population and housing? Yes, ma'am. So this is a complete enumeration in the entire country po. Particularly sa satuya po digdi sa probinsya ng Sorsogon, kinukuha ta po ang complete enumeration kang gabos na balay or households na tinatawag ni, and ito pong institutional living quarters digdi sa nasyon, sa mga probinsya, sa rehiyon, sa mga barangay. Ano po? Na of course ang pinakang obheto kaini is magkaigwa kita ng inventaryo kang gabos na total population in the entire Philippines. Ay. Mm-hmm. While si Saro naman po, si Sabita, si community-based monitoring system, ini po is organisadong teknolohiya na pagkukolekta, pagpoproseso, as in pagvalidate po, nakaipuhan po na magkaigwa kitang disaggregated data na kinakaipuhan ta po pagpaplano, pag-implementar, pag-monitor at the local level. So ini po na sa tuyang CBMS, ang pinakang kaimportansyahan po kaini is magkaigwa kita ning ining duwa na, isabay ta na po, ano po, maka-update kang population para po ma-reflect si pinakang-current na demografiya. Tapos po, streamline. Ma-streamline ta po si listahan kang beneficiary para sa satuyang mga government social protection program, thereby reducing linkages. Igo din po kita na magkaigwaning impormasyon para po sa distribution katong mga shares kang local government units in the national tax allocation. So, mm-hmm, digdi po baga kaya. Saro po ini sa factor para makuha po si sa internal revenue allotment. And para po duman sa pag-implementar ka itong recently signed Republic Act 11964, ito pong automatic income classification kang local government. And of course, makatabang po ang satuyang datos para po duman sa efficient use kang satuyang resources kang sa gutuyang gobyerno. Yan. Very important dyan ang mga sinabi ni ma'am. Ano? And ma'am, nahiling ko, up to when po ang ano kayo ni, ang duration? Oh, actually po, ang duration po kini is nagpoon po, ang the start po is July 1, nag-start po, ay July 3, nagpoon po si training kan sa tuyang mga personnel. Mm-hmm. Nag-2 batches po kasi kami, 1 to 6 I mean, and si second batch po is 8 to 13. So yun po si pinakang ano ta, so July 1 to July 13 si training, and yung enumeration po started yesterday, and igwa po kaming allotted na hanggang September 16, 2024. Ano yan ma'am, ang coverage area na buong Sorsogon siya? Yes po, gabos na barangay, gabos na enumeration areas na tinatawag ni, and for the inter-province of Sorsogon. Mm-hmm. Kasi ma'am, ang in my own imagination, kaya daw po yun kang personnel. Yes po, because yun na nga po, hindi po tayo nagde-deploy ng ating mga personnel. We hired. Mm. Nag-hire po kami, yes, ng a total of 880 na tao. Yun. Which will cover
the 551 na barangays sa intern na probinsya ng Sorsogon. So, hindi po tayo nagdi-deploy na hindi nagkukondukta ng training. Correct. Yan po ang PSA talaga. So, 818 na iba-iba po na mga, igwa po kita ng enumerators, igwa kitang team supervisor na mag-iya sa INDA, and of course, igwa kitang census area supervisor. Ang kinakaputan po kang census area supervisor is the whole municipality, the whole city. Tapos, igwa po kita ng team supervisor na in every 5 to 6 enumerators, igwa kitang sarong team supervisors. Ay, wow. Talagang tutok talaga ni ma'am, ano? Opo, tutok yan. And aside from that, igwa pa po kitang itong mga regular personnel na mga headcast na sinasabi mi po to monitor ito pong gabos na personahe tang maluwas po ngunya na July 15, started yesterday. And how about mga naisip tangan ining mga coastals? Are they aware na talagang sabi yun nila ay, hindi na kami madyan, ta coastal yan. So, sige po. Before katupong interview and at the same time katupong training ta, yaon po yan duman sa samuyang training. Mm-hmm. Are you willing to be assigned yan in those coastal barangays, in the barangay or the enumeration areas? And duman po sir Sauro sa tuya ng mga kinuang enumerators, kung igwa po na nag-apply and nakuha, naging qualified siya, duman sa samuyang training, if possible, kung igwa po duman, especially sa mga coastal barangays, igwang enumerator duman or nakuha, so she will or he will be stationed or will be assigned in that particular coastal barangay. Ayun, bagan, ano na ma'am, ano, para dahil sinda mahirapan. Yes po. Oo, and at the same yes, time, po. Halos gamay na ninda ang kalugar ninda. Yes po. And ma'am, pag-abot naman sa security kaining mga tawahan niya to, mga hinahan niya to, kasi siyempre number one man dyan ang iisipon ta ang mga security kaining niya, mga personahe niya to. Opo. Prior to our training and the deployment kasuod ma po, nagkaigwa po kitang ano po ang samuyang ginirimo. Nag-create po kita ng mga city convening board or CCBs or municipal coordinating boards na pinapamayuhan po yan kansa tuyang mga municipal and city mayor. So with that convening board or the city coordination board, pigururunan po duman, what are the assistance? Ano po ang magiging assistensya kan mga local government units sa indang mga municipal health office, ang PNP ta. So, yun po pigururunan. With regards to the security po, yun na nga po may mga assistance na tinatao. So, igwa po kitang mga hotline numbers na tinao ang PNP. Yan. And for ang pinakang importante ta pong gibo is courtesy call to the barangay captains. Hindi po sila malaog sa sarong barangay na yun nagko-coordinate sa satuya or courtesya sa satuyang mga barangay captain. Seeking the assistance kan satuya po ng mga barangay tanods, mga barangay health workers na makadto po even on the situs. Kasi po sabi ta kaini, we want to get the total inventory. Correct. So, ang sa indang assistensya is kinakaipuhan ta din po. Ta paano ang sa imong barangay matotally na ma-interview kan sa tuyang enumerator kung bako man taga diyan, tangani po na ma-assistehan sinda, of course the security ta sinda ang nag-aaram duman sa barangay ninda, and nagsisik po kami ning assistance from the barangay officials. Na upodan po ang satuya ng mga enumerators para po hindi lang sa security ninda kundi po duman sa total na count duman sa satuyang mga hararayong sityo sa barangay. Ayan, magayon mo. Talagang nahiling ta po na ang nadamog tama sinabi ni ma'am, talagang properly coordinated ini bago maglaog dyan. Ta syempre, na ito po maiwasan, may mga piloso po kita ng mga constituents na ang number one, piloso po naman sa parte na na naman yung matabang nito sa amon. Mga eriksida na ano, na naman ngayon ang darasal sa amo na pag-census nindo. Naarok ka yan. Ikaw man po na iniba ng mga household na base nga tik-tik ngayon ni San Gobyerno, may gusto nga di-discover yun sa aton. And pantulo, inisip ninda, base nga ano ngayon ni, nakikita lang ngayon, didigil na pwede ngayon
may mahabas nga sa aton mga araw kayo naman na instance. Opo, actually po sir, duman sa kaibahan po yan sa training me, yes, handling opo. Enumeration problems. So kaupod na po dyan si Mipig Sarabi mo. Sabi ko po nga ni Kaian, ang sa tuyang ma-encounter sa barangay, may mabait, may hindi mabait, may hinding-hindi mabait, and extremely hindi mabait. In other words, mga masakit interviewon. Ayan. Kumbaga, ang balon permitig din ma'am ka mga tao mo is dakulaon na patience. Opo. Confidence po. Confidence na sinda nag-undergo ng training for 5 days. The, sabi mo po, pasensya. And sabi ko po sa inda, humility. And most of all, the power of prayer. Yan. Oh, talagang no one can beat the power of prayer. Yes yan. Po. Yan. Ma'am, ang period kaya kayo niyo, sabi mo baga, ano, from nagpoon kahapon up to September. Kaya daw ini, ma'am? Yes po. We assure you po na kakayahon ni. Kasi with that 818 na enumerators, team supervisors, and the CAS, igwan na po kita ng workload. Workload na kinakaipuhan nindang tapuson. So, ang sa tuyang enumeration is more or less given 300 households. So, igwa po kita ning output per day na 10 po na household. And based on our workload, kaya po iyan. Iyan. Magayon nung paano. And siyempre, ma'am, ayaw na permit kita sa ano, sa inyan na baga na pag-abot sa mga, sabi mo nga, may mga mahirap kausap. Kung ayaw makinig, parang ano yan eh, mahirap gisingin ang tulog. O ang gising, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. So, sa araw kayo ni ma'am, sa, ano po ang masasabi na pwedeng sa mga kahaputan na naman nga yung benepisyo kayo ni? Okay, ang pinakang enot mi po na sabi ka yan, ano ang benepisyo na makukuha kan sa tuya na direktamente. So the PSA po, hindi po doon sa direktamente nagtataon ng ayuda. Precisely ma'am. On the other hand, ano ang hinahagad kang PSA kan sa satuyang respondents? Of course, the data. The right data for the right decision and the right plans. Mm-hmm. And policies na magigibo kan satuyang gobyerno. Ano po? So, ang sabi mi po kayan, on the obligation kan satuyang mga respondent, sabi po sa Section 25 kang RA 10625, mm-hmm. Statistical Act po yan kang PSA of 2013. So, the respondents of primary data collection activities such as the PAPSIN are obligated. So, obligation po to provide truthful and complete answers sa satuyang statistical inquiries. So, ang pag-gather po, pag-consolidate and analysis, kainipong data, dapat po maging truthful and credible manner. Tama po, sir. So, sabi po digdi sa ACTA Section 25, failure or refusal to provide accurate information may result in penalties. Mm-hmm. As outlined in RA 10625, ito pong individuals na masyado naman po na habok magkooperar with the statistical inquiries, pwede po na mapreso for a period of 1 year and a fine of 100,000 pesos. So, igwa po kita duman sa satuyang questions na sa PAPSEN po, that is mandatory. That is talaga po na mandatory kasi ang hagad na po digdisikount. Pero ito pong si BMS, igwa po kita duman sa pagkukolekta po kito, hahaputon po ang sa wrong respondent. Ano po, willing ka ba na ma-interview sa community-based monitoring system? Opo. Kasi po, iyo po ini ang sa household interview na talaga po na makuha ka itong mga personal na impormasyon. So, igo po kita duman yung form 3, which kung willing sinda na i-share ang sa indang personal na impormasyon sa satuyang national government agencies, kasi po, through the data sharing agreement, isi-share ito po kasi halimbawa, nagrayo na. So, through the CBMS, sigwa po sindang pipermahan. Kaya, apo. Pipermahan sinda na they are willing to share their personal information sa satuyang gobyerno. Apo. So, ining CBMS na ini, magayunan po ining satuyang census na ini, kasi this will update. Ito pong data ta, igwa na po kaya kita kang 2022. So, this will update yung pong registry. Ini po kasi magkakaigwa kitang registry na yaon po ang mga pangaran kan mga households. So ano ang ginigibukan sa tuyang mga intervention kang sa tuyang local government
officials. Hihilingon po ninda talaga duman. Halimbawa, may hapot duman, sisay ang mga solo parent digdi. Sisay ang mga senior citizen na kakaipungan ng asistensya. Sisay ang mga warang CR. Sisay ang kaipuhan digdi na ang warang mga kuryente. So, it's on the national government and the local government officials na magkaigwang intervention. Ano ba ang tama na plano natin to pinpoint these individuals, this household na may kakulangan digdi sa satuyang munisipyo? So, through the data sharing agreement na gigibuhon ta po PSA with the local government units, and from that, si satuyang lokal na gobyerno din, may data privacy officer tayo na sinda din po, willing din po na i-share duman sa mga NGOs natin na nagahagad sa sainda. So, yun po ang pinakang importansya ng CBMS na duman po sa obligation kan sa tuyang respondent na itao po and igwa po kita kaiyaning penalty and itong mga legal na basehan. So, ang CBMS po is pursuant to Republic Act 11315 na Community-Based Monitoring System Act. So, yun po ang pinakang penalties for the respondent and of course, yung sa tuyang legalidad pag-abot po digdi sa pagkondukta ta consensus. Yes, magayon ma'am. And ang naging dahil na pong inimapasilang kita duman sa pwedeng pagduman mo sa barangay, siyempre makortisiya ang masensus na minsan may mga barangay na sabi din, maski dahil na ngayon kung magduman, may data mo niya kami digdi, iruga na lang ngayon nito. Paano yun, ma'am? Yes po, actually po, igwa po kita. We make it a point na magkaigwa po kita ning pagtutukaw or to sit in with the Liga meetings. Ito po na asosasyon kan sa tuyang mga barangay kapitan. And we had already, actually, di po sa satuya na sa Sorsogon City, nagkaigwa po kita ning Liga meeting last this week lang po. Last week, I think it's Wednesday. So, nagkatelepon po ang satuya ng mga barangay captains digdi sa Sorsogon City. And it was supported by our city mayor. So, city mayor po nagkato. Siya po ang nag-initiate actually. Wow. City mayor Hamor, siya po talaga ang nag-initiate na magkaigwa po ning Liga meeting, special meeting. Of course, together with our LGO05, si Ma'am Morano. Nag-initiate po sinda na para po awareness kansatuyang mga kapitan para sa digdi po na PAPSEN and CBMS. Wow. So yun po nagkaharaputan duman one of the questions na sinabi kansatuya ng kapitan, ano nga yung ma'am tangani nga yung ma'am dain na magpararilibot ang satuyang mga enumerators, itaong na lang po. Sabi ko, Kap, hindi po pwede. Please assist us in locating the households. Pero po, pag-abot naman sa mga questions, nag-undergo po ng 5 days training, iba po ang konsepto. It might, baka po, iba ang satuya na konsepto kasi igwa po kitang time frame. Yeah. As of July 1, 2024, 12:01. Baka po sa record ninda is kung kasong last year pa, hindi na po siya mag-jive. Opo. Dapat po ito po kita, kaya nga ni po kita 2024 PAPSEN CBMS, yun po may sadiri po kitang konsepto and igwa po kita ning time frame. Yes, and my second question ma'am, Arukeni, lalo na po duman sa mga subdivision, villages, na pag nag-iikot ka, minsan maabutan mo katabang. So masabi, ay sorry po, wara dili ang amo namon. So, paano po ang maging manira po kayo ni ma'am? Okay, pag-arog po kaya na talaga po na if possible, ang satuya po na respondent is sinagaaram kung ano ang mga pangyayari sa laog kang harong. Kasi, dakatabang may not. Dai po makakataong Opo. Tamang impormasyon. So, igwa po kita kaya ning callback. So, ang callback, hahaputun ta po si katabang, when daw po pwede si ma'am or si sir na magkaigwang time, then we will do an appointment with them for a callback. That's the time na mabalik po ang satuyang enumerator. 3 times po sindang pwedeng mag-callback para po ma-interview ta and makuha ang tunay na impormasyon duman mismo sa nag-aaram kung ano po ang nangyayari sa laog kanharong. Opo, kasi aram mo ma'am, pag mga katabang man talaga, number 1 na
tagubilin kang tagharong. Huwag na huwag kang magpapapasok ng tagalabas. Huwag na huwag kang mag-entertain ng kung kahit sino pa man na hindi namin kilala. Correct po yun, sir. And we respect that. Opo. So yun na lang po na hinahagad mi po ang kung ano po pwede available si Satuya ng mga household head or kung si Say po na 15 years old and over na nag-aaram na kang mga pangyayari sa laog kang balay. Mm-mm. So call back po. Can they also, ma'am, allowed na halimbawa medyo may pagdududa ang tagharong na makakol, halimbawa, pwede bang tawagan ko ang main office nindo? Yes po, actually po, ano yan, yun po ang sabi mi, na kung gusto ninda i-validate. Yes, number one po. Pwede po sindang makatawag naman sa cellphone number po, kang CSS, ako po, and at the same time, igwa po sindan ng ID. Yeah. So ang term ni pong sinasabi is wear your ID. Actually po yung ID namin ngayon medyo nahuli yung ID jacket, yung lalagyan ng ID. Kaya they have only their ID na nasa ano po. So definitely po pag nagabot po itong mga basta ipapakita ninda ma. Yes po, ID. And of course sabi may dapat you are confident na kung ano man ang kahapotan kan sa tuyang mga respondent you are ready to make answers. So yun po ID. And yes po, pwede po mag-call duman sa samuyang opisina to validate. Ini po na ongoing na census and PAPSEN and CBMS. And at the same time po, we keep on. We keep on arug po kaini na through your initiative, through your programs and pag-sit-in po sa Liga meetings para ma-aware the full awareness of our constituents and mga residentes digdi sa provincia ng source. Yes, nakulaw nito ma'am na tabang na during the ano, kung igwa ka mo dyan ng mga special session, you can call the attention of this group na talagang makisit in para at least maaraman nito kung sino ano ang in charge sa inda na makandak ng census. Opo, actually po hindi man nagpapabaya ang Satuyang Central Office. They coordinated with the BGMP, the PNP, and igwan na po even the Iglesia ni Cristo po. May mga letters po kaming ipapahiling sa inda para po the full coordination. Mm-mm. Opo, and the awareness. Yes, ma'am. And you can also use our TV station. Thank para you sa so much. More ano information na gusto ninyong ipaaram. Thank you po, sir. Thank and, you. Ma'am, included ba rito, ma'am, ang Saturday, Sunday? Actually po, ang sa indang kontrata is until Saturday. But if kinakaipuhan po para duman sa callbacks yan, na nakipag-appointment si Satuyang respondent at on Sunday at 12 noon, yes, kaibahan po. If the need arises, sa kontrata po ninda, nakabutang Monday to Saturday and Sunday if the need arises. Ma'am, sa sitwasyon po ini, ma'am, kumbaga, sabi nga ni, ang pagdududa yada pirmi, pwede, ano ba ma'am ini orday, yan na, pwede ba bayo po na lang kamo mag-interview? Actually po, ang gamit ni tablet. Ayan. So hindi po pig allow si phone interview dapat po duman sa tablet kasi po hindi pagikakaya sa phone it takes 45 minutes to 1 hour. I think naman hindi naman magugustuhan sa to yung respondent na 1 hour. So at saka po nagjayotag kami kan mga balay. We do jayotagging, kaipuhan po nindang ijayotag kasi an mapata po. An mapa po na sa tablet na. Mm-hmm. So it gijayotag ninda si household then madiretso na po siya sa form 1, form 2. Duman ang form 1 po is the listing and the form 2 po is the questionnaire itself. Mm-hmm. So kung ma-phone interview po baka although may questionnaire man pero hindi po natin ma-achieve si gijayotagging which is needed po talaga para mas madali na po na pag-abot po duman sa pagtaon ng ayuda sa CBMS ma-identify ta po kung sa inang balay kadtong tatawon ni ayuda. So pwede din po yung phone interview kung some information hindi na ihatag. Pwede po na hagadon mi ang cellphone number for the additional info na kinakaipuhan. Pero hindi po allowed sa atin yung main questionnaire na magpara-interview. If the case na lang po, as the case may be. Opo.
But ma'am, nagtataw man po kami ng assurance ang confidentiality ka mga contact numbers na itataw. Yes po, kasi duman po sa satuyang mga personahe, igwa din po sinda na obligation. Duman po sa samuyang ano, kinakaipuhan din ninda na utmost na i-keep an confidentiality kang impormasyon kang sarong taho and sarong individual sarong household. Yes, very clear po ano kamagayon sa simbag ni ma'am, kaya dahil po kang magduwa-duwa since nagpo na kahapon ang census 2024. Kung may mga, sabi nga ni, may mga pagdududa, you can call their main office para po si Ma'am Elvira mismo ang, ano, ang magtausin doon ng assurance na legit po yan. Kasi sa panahon bagangon yan, Ma'am, pag nakuha ang number mo, tuloy-tuloy na ang, ano, ang mga kaduda-duda at mga hindi natin inaasahang mangyayari. Opo. And we are trying po talaga na makipag-coordinate sa different groups. Different groups kan sa tuya na mga like the church, si iba-iba po. So we are trying po. Ini pong periodong ini. So we are trying to sit in talaga po, sir. Kasi we know that. And even us. Aramte na po yan mga pagdududa. Kaya lang po, syempre, permi po nindong hahaga doon itong ID. Yan. So, ID. And sa pag-interview taman, may magagaling kasing mag-ano yan na mga bah, hindi legit. So, yun na lang po. Kaya through this program po and other pagsisit-in me, talagang minimake sure me po na maging aware ang mga tao. Ma'am, may hapot tignan, no? Pwede ba ma'am, during interview, pwede man po ba namin picturean ang ID ng interviewer? Yes po, pwede din po. Ayan, o, para may ano kayo, may katibayan na yes, ano. Po. Ma'am, paano po? Let's say ako, tawuhan ako ano, nakapag-conduct na ako ng interview or sabi nga ni nag-shortcut ako. Paano po nindo ma-monitor na talagang nag-conduct ito ng maray na ano na interviews ang mga tao mo po? Okay po. So, igwa po kita dyan. Sabi ta po ka yan, igwa kitang team supervisor. Ayan. So, they have a weekly basis, weekly meetings. So, mini-make sure ng ating mga, after the enumerators uploaded itong mga data. So, si team supervisor, siya po ang nag-e-edit kan sarong data before uploading it to the server. Ano po, ay maagi pa po siya sa census area supervisor. And then po, paano mi, igwa po din kami on our part being the regular personnel, igwa din po kami aside from the census area supervisor, igwa po sindang mga re-interview. Yan. Post-interview. Natapos na si ano digdi, enumerator, and igwa din po kami na ning kinakaipon supervision. Yeah. Supervision on the part of the province, supervision on the part of the region. Si regional office po naglilibot din to conduct the supervision. And after that po, pag na-upload na ninda, igwa na po kitang processing. Yung processing po, naagi po duman gabos, saro-saro. Pag nakalusot po duman sa tuyang team supervisor, census area supervisor, itong data na kulang, hindi po yan pwedeng maglusot during the processing. So, kinakaipuhan na i-call back kan enumerator and correspondingly, hindi po siya babayadan. Kan sa iyang sweldo kapag may mga kulang siya. Ayun, So yan mga tugang ano, san tandaan mo po ang gigibuhon ngunya na census 2024 kang PSA, tandaan po nito, dahil ka mo mawawaraan. Bagkos magkakaigwa ka mo, kung may ipapadara na ayuda ang gobyerno. Ayan. Diba? So ma'am, hagadang ko na po sa iyong panawagan as in pakisumaro nila in kaso na may magdyan ng mga personal na po kang PSA para sa census 2024. Okay po. So salamatunan Sir Soro. So sa liwat po, naghahagad po kami kan sa indong kaoperasyon na palaugon po ang satuyang mga census enumerators para digdi sa 2024 census of population and the community based monitoring system na interview. This is a house-to-house interview po. Kaya, kung may mga pagdududa man po kamo and gusto po nindong i-validate na talagang legit sindang enumerators, please don't hesitate na mag-upload po sa samuyang opisina. Ano po? With telephone number
or duman po sa sakuya na cellphone number. Ayan, direkta man, direkta yan kay ma'am, ha? And duman sa samuyang information officer with si sir, cellphone apa? Number 0908-997-1725. And iyan po gabos is para po yan sa satuya na pagpapakaray. And sabi ta po kayan, the right data na makukolekta sa Indo will be the right plans, right formulation of the plans and policies. Sabi po kayan, sa 2024 PAPSEN CBMS, kasama ka po sa pag-unlad tungo sa makabagong Pilipinas. Salamatunan po, Sir Sauro. Okay, and sa Saindong Radio Station. Thank you very much po, ma'am. Ayan po si Ma'am Elvira Puñol, ang satuyang head kang PSA Sorsogon. Nailing po nito, ano, talagang bulaos ang sa iyang pangapodan, as in pakisuyo sa indo na try to ano makisumaro sa gibo na sense na ita. Talagang ang gobyerno dai po magibo ning anuman na aktibidades na ikakaraot nindo bagkus ini po mataunin tabang sa tuya tapa bat pagabot kang oras kan pag mayud ayuda ang gobyerno masami kung nata kami dai mahapot ang PAs nata nakisumaro kamo dai kaya maging ano kita vigilant sa mga araw kaya na ano, kasi talagang ini po dahil sabi ko ani dahil man magibuning programa ang gobyerno na ikakaraot kan tao. Okay, magbabalik po ang nigod makalisang ilang panagkapirang pagirumdom issue ora mismo issue pang publiko issue pang klaro issue hatol aksyon sa indo ora mismo. Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for?
Come and visit Starboard Inn located at Allegra Street, Barangay Borawat, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-554-9864. Dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkahan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Ora mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol. Aksyon sa indo ora mismo.
Issue ora mismo. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga tugang, padagos sa pagkitaano sa satuyang programa. So nahiling po nito ang satuyang magayon na pagkikipanayam kay Ma'am Elvira Apuñol para sa Census 2024. So yan po mga tugang ang satuyang programa sa ngunyan. Mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical staff si Papa Joey, si Papa Harold at si Papa Clark. Kaibanan po si Mama Eva Maray na Aldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue or mismo. Okay. Issue pang publiko. Issue pang klaro. Issue hatol aksyon sa indo or mismo. Issue or mismo sa Bicol TV.